Nagbabalik ulit ako. Ho, ho, ho. Good morning, good morning, good morning mga kababayan ko. Kung hindi ka pa nagka-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe na, tara na. May ganun eh, may ganun. May ganun. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning mga kababayan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe na, tara na. Meron ganyan eh. Natawa talaga ako sa kanya. Although, dito tayo ngayon sa ano? Sa palapit sa mga manok. Yan ako lang itong ano. Yung... Ang ganda kasi ng huni ng ibon eh. Maya-maya, i-ano natin ha. Pakinggan muna natin, tapos i-record natin. Ang ganda talaga sa manok at saka sa ayong ibon na yun pag umaga. Napaka ano eh, napaka relax pag umaga. Yun lang, parang wala kang problemang pakiramdam, ganun. Ayun, narinig nyo? Although ngayon sa amin 7:30 sa umaga, pero nakasindi pa yung mga ilaw. Ayan o, oh, mga ilaw naka yung kinabit ko dito, ayan. Di lang makita nyo yung mukha ko kasi madilim. Tapos, maitim pa ang mukha ko. Wah, wah. Maaga pa yung dumaan yung aeroplano. Pakinggan nyo. Yung ibon, tuwing umaga dyan yan. Dyan yan sa mga punong kahoy na yan. Dyan yan siya dyan siya natutulog kasi tuwing umaga dyan yan. So pagdaan ko tuwing umaga dito, ganitong oras, dyan yan siya. Eh pagdating ng alas 8, wala na rin yan. Sabi ko, eh, ilang linggo na yan, ano ko, pag tuwing daan ko ito, ang ganda naman. Sabi ko, isang araw, ano ko ito, isama kita sa vlog ko. Ayan, ang ganda talaga, oh. Paiba-iba siya ng tunog. Manahimik lang muna ako. Manahimik muna ako. Ayun, tumulong siya. Manahimik muna ako ha, para marinig natin ang huni niya. Hindi natin pwedeng lalapit pa dyan kasi ano na, lilipad yan. Sabay pa sila ng manok. Di ko nakita kung anong kulay siya eh. Kasi ganitong oras lang siya tumutunog, kumakanta pag ganitong madilim pa. Pero pag nagkaroon ng medyo araw ng konti, mawala na siya dyan. Lilipat na siya. Mayroon pa siyang ibang ano eh, style ng pagkanta niya. Bukod pa sa iba, meron pang ibang ibon din ng mga maliliit. Ibang sound. Parang galit na siya eh. Punta mo tayo sa manok. Buksan ko muna yan sila para makalabas na rin maya-maya. Kita niyo ako? Ako to! Ako to! Tara na! Subscribe na! Ayun ka ba? Tara na! Mayroon pa siya ganun. Tara na! Good morning mga manok!
sa inyong lahat dyan mga manok. Good morning. Kasi maaga talaga ako nagbubukas sila. Ganitong oras ako nagbubukas ang ato. Kasi nga, maaga ako nagising kasi eh, ganitong oras nagsimulan ako sa aking trabaho. Madilim pa nga pero okay lang. May mga ilaw naman ito sa paligid. Nilagyan ko ito ng mga ilaw dito. Subukan natin lapitan kung di ba siya lilipad. Lapitan lang na konti. Ang ganda talaga ng sound niya. Ayan. Na-record na natin ang tunog niya. So mamaya-maya konti din kasi mayroon akong schedule ngayon. Naubo kasi ako tatlong linggo na to. Parang digas ng ubo. Eh kanong Merkules nag-check up ako. Kailangan ako ng kailangan i-check yung may analyze yung ano yung bali yung plema, sorry sa word na plema, pero kailangan talaga i-ano daw i-check kasi ang sakit ng dibdib ko na sa kauubo. Inuubo ko na sobrang tigas kaya mamaya-maya punta ako ng bayan para i-submit ko yung yun nga yung sinabi ko na kanina para i-ano sa analyze nila kung anong resulta, hindi ko alam pa kasi may schedule ako sa doktor na yung 15 ulit. Check upin ako ulit ako kung ano ba yung mga development sa gamot na binigay sa akin. Okay, maya-maya kita tayo. A few minutes later. Good morning ulit. Diba tayo na, nasa ano tayo, mga huni ng ibon na yon. Papunta na ako ng ano dito sa health center ng bayan para i-submit ko lang tong yung sinabi ko nga kanina para maano nila ma-ano sa analyze yun nila doon kung kasi nga ang sakit talaga ng dibdib ko sa ngayon. Okay naman, kaya lang nagpaiwan na sa akin yung sipon at saka yung ubo na napakatigas. Ang hirap lang kasi nito dahil nagkaroon ako nito pagkatapos na nagka-COVID kami. After 1 month nang nagka-COVID kami, yun, ubo ako ng ubo na sobrang tigas. Parang lalo pagkagaya na sa maraming tao ka, parang nakakahiya kasi pagka ubo ka ng ubo. Nahiya ka rin talaga kasi parang ang tigas pa, ang hirap umubo. Kaya nga pa ako, kaya ako pagka umubo ako, pag nasa maraming tao, lalabas ako kasi parang nahiya ako eh. Ito yung ano ko ngayon, yung sadya na ihatid. Tapos yun nga, mayroon pa akong schedule ngayong ano, schedule ngayong 15 para follow-up check up din yun kung kailangan ba akong i-x-ray. Siguro hindi naman, siguro kailangan na akong i-x-ray dahil okay naman ako. Yun lang napaiwan sa akin, yung sipon ngayon at saka yung ubo. Ang hirap itong ubo na to dahil sa gabi umatake, gabi at saka yung umaga, yun yung ano, yun yung karamihan niya atake nitong ubo na to. Kami ni Brian lang parang nag-ano eh, nag-jowit kami sa ubo. Ang hirap. Ubo siya, ubo ako. Minsan magising na lang talaga mga 5:30 gising na kasi wala, ginising ka na ng ubo. Kaya hirap talaga pagkasakit. Kasi nung nagka-COVID kasi ako, hindi naman talaga ako nagpahinga talaga doon na ipahinga itong katawan ko. Tuloy-tuloy yung trabaho ko doon. Isa pa, nagkaroon kami ng hunting pa. Ayan, sabi ko, bugbog talaga katawan ni Edgar. Kaya ito, may naiwan pa siguro si COVID na may iniwan pa niya na mga latak ba na hindi hindi na hindi niya din na lahat mga gamot ko. Yung parang inhaler, yun yung ginagamit ko sa loob ng 7 days yata yun mula noong Miyerkules. So sana iwanan ako ng ubo na to kasi ay nako,
puro isyo, estorbo, lahat na lang sa kanya. Aga pa ng ano ko, schedule 8:30 daw. Kung aga naman, 8:30 nito. Kaya, yun. Anong oras na ba? Mag-8:30 na. Tama-tama lang dito nang dating ko dito. Kaya lang, yung ano ko, nahirapan talaga ako sa dibdib ko. Ang sakit talaga, parang hinihilot-hilot ko. Parang may portion doon na parang ang sakit talaga, ang sakit. Kumuha rin si Mirai na schedule para sa check-up. Yun na lang. Check-up ko eh. Okay lang. Kasi kailangan ko talaga matanggal tong upo na to. Pagkatapos ko mamaya, balik tayo ulit kwentuhan. Nandito na ako, malapit na ako. So, see you later. Ayan. Nagbabalik ulit ako. Good morning mga kababayan ko. Kung hindi ka pa nagka-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe na, tara na. May ganun. Okay, naibigay ko na pala yung para sa ano ko, yung gagawin lang doon sa may health center na doon na. Tapos duman ako dito sa may sandali dito sa may post office kasi baka may sulat, meron lang may sulat niya, tatlong sulat na nakuha ko dito kasi sa amin. Kailangan natin napuntahan dito sa post office pagka may sulat ka, kasi di makarating sa amin pagka may sulat ka, dahil hanggang dito lang post office. So pick upin namin dito na ano, nawala ako sa konsentrate pag maniho pag ganitong ano eh. Ah, nagbablog pala, sorry ah, kasi nagkonsentrate ako sa daan ko. Ayun, na naibigay ko na nga yung dapat i-examine nila doon. So babalik na ako sa trabaho ko dahil dami ko pang gagawin ngayon noon. Ito, ewan ko, nandun yung ano namin, yung katiwala kasalubong ko sa highway kanina. Hindi ko alam kung baka yung bus namin pupunta din dito. Di ko alam kung punta ba yung bus mo namin dito. Kasi nga, sa Linggo, mayroon kaming hunting na naman. Susting ko Linggo, ah, hunting namin dito. Ay, pasensya na sa ubo ko, ha? Pasensya na talaga kayo. May hunting kasi kami ngayong Linggo, pero hindi dito sa, ano, hindi dito sa Espanya. Tadayo kami ng Portugal. Doon kami mag, ano, doon kami mag, magsiserve ng, si serve ng para sa mga tao, para sa amo na rin namin. So yun nga, doon kami magsiserve sa ano, kasi may hunting nga doon sa Portugal ngayong Linggo. So kailangan kami maaga makarating dito kasi kailangan ng alas 12 ng umaga dito. Umaga pa naman yan dito. Umaga yun ang call time namin na doon kami sa loob kasi kami ng ano, hindi, walang bahay doon daw. Kailangan doon naka-tent. So, maaga kami sa Linggo alis. Kaya sabagay patapos na tong hunting na to. Yun dito sa ano, sa Spain. Ito na yung last nung
nag-hunting dito nung last week. Yun na yung pinakahuli dahil hanggang ano lang February, mga kalagitnaan ng February, tapos na dito yung hunting season. So tapos na kami dito, pero meron pa kami natira pa. Itong muntira sa hunting, muntiria kasi dito tawag. Itong hunting ngayong linggo na darating, mayroon pa kasunod dyan bago matapos ng February. So last na yon. So patapos na ang ano namin ito, itong hunting na to. So iba na namang kada weekend dito na naman sila. Depende kung wala sila mga biyahe. So dito yan sila. Ayun, patikan natin yung ubo ko. Yung ubo, napakahirap talaga itong may ubo ka dahil nga sa ano. Grabe, ang gising, hindi ka patulugin. Yan yung hirap talaga. Kaya ito na. Ay, susunod naman akong check up sa sunod araw. Kaya sana nga magiging okay na. Kita tayo sa ano, sa pagdating ko sa bahay. Ingat po tayong lahat. Sana safe tayong lahat. Yun lang yung importante. At ako'y magdadrive muna dito sa may highway namin na napaka siksak. Okay? Okay, see you later.